ng kalabaw na pinakakain na nakatayo at mahimbing na natutulog sa likod ng paparating na igwana. Pagkatapos ay kumagat ito ng malakas sa binti ng kalabaw. Sa sakit, mabilis na tumakbo palayo ang kalabaw. Hindi agad nakahabol ang igwana. Tumatakbo ang kalabaw palayo at natapilok. Patuloy itong kumakain ng damo. Parang walang kinalaman ang kaunting awa na iyon. Hindi niya alam na bali ang isang paa nito. Dapat alam yan. Ang pakikitungo sa mga hayop na kasing laki ng kalabaw. Nag-evolve na ang Komodo dragon. Nakakatakot na biolohikal na sandata. Nasa laway nila. Mayroon bang nakakatakot na lason? Kahit anong uri ng hayop, kakagat ka na lang. Ang lason sa sugat ay kumakalat sa buong katawan. Dumadaloy sa kahabaan ng sirkulasyon ng dugo. Sa lalong madaling panahon ng biktima ay magkakaroon ng kanser sa dugo. Bumagal ang kanilang mga galaw. Mamamatay sa loob ng 72 oras. Gayun din ang pang-amoy ng Komodo dragon ay napakalakas. Ang dila ay parang alambre. Kahit napakaliit na amoy lang, kinikilala pa rin nila. Mga 7 hanggang 8 kilometro ang layo ng laman ay naamoy pa nila ito. Madali din silang makilala. Naging malubha ang sakit ng kalabaw. Walang magawa sa isang tumpok ng tubig. Naubusan na ito ng gamot. Malapit ng mamatay. Maraming salamander ang dumarating. Parami ng parami ang pagtitipon nila. Lahat ay natatakot na makaligtaan ang nakabubusog na pagkain na ito. Maaga kinabukasan, huling hininga ng kalabaw. Ang loot ay gumagamit ng malalakas na ngipin. Tanggalin ang panlabas na balat. Pagkatapos ay nilamon ito. Wala pang kalahating oras. Kinain nila ang halos lahat ng kalabaw. Nakakatakot ang butiki. Ang pagkain na kinakain nila. Katumbas ng 80% ng kanilang timbang sa katawan. Tunay na tiyan ng kalabaw. Sa panahon ng kakapusan sa pagkain, para kumain ng karne, mag-aaway sila. Breeding season na. Ipinaglalaban ng mga lalaki ang karapatang mag-asawa. Humahantong sa mga labanan. Ginagamit nila ang kanilang malalakas na buntot. Ihagis sa kalaban. Ang makapal na balat ay ang baluti. Maaring bawasan ang rate ng pinsala sa pinakamababa. May panahon na gusto ko ng matibay na baluti. Hinahabol sila ng mga tao. Mayroon pa ring mga Komodo dragon sa mundo ngayon. Ngunit ang bilang ay mas mababa sa 3,000 para sa pagprotekta sa kanila. World Union for Conservation of Nature. Maraming pambansang parke ang naitayo sa Komodo Dragon Island. At alista sila bilang mga endangered na hayop.